Really sorry, Annalyn. Suspended po ako? Eh, Dok, paano po yung mga pasyente ko? Annalyn, in-endorse na sila sa ibang doctors. Annalyn, I trust you understand our position. We want to be fair. Pero hindi kami pwedeng magmukhang biased. Lalo na CEO ng Apex ang tatay mo. At isa pa, umakalat na yung balitang to. Hindi naman pwedeng wala tayong gawin sa department natin. Much more si Doc Ray, na medical director ng Apex. Well, that's the board's decision. Pero, alam mo, hindi naman sila makapaniwala din eh. But you know, hindi natin pwedeng konsentihin ang pangyayari. Pero wala po talaga akong ginagawang masama eh. Hindi ko po alam paano napunta yung vial na yun doon. Annalyn, Annalyn, we believe you. Alam namin yun. Kaya nga ipapacheck namin ng CCTV eh. I'm sure may nagplant ng vial na yan sa white coat mo to make you look guilty. Pero, nakapag-desisyon na ang board eh. Kailangan natin sundin yun. I'm really sorry. Pasensya na. Thank you po at naniniwala kayo sa akin. Alam ko naman po, nalalabas din po yung katotohanan eh. Malalaman po ng lahat na wala akong ginawang masama. Excuse me. Annalyn, wala rin nagawa yung pagiging tanyag mo. Hindi rin nila napagtakpan yung ginawa mo. Zoe, wala nga akong ginagawang masama. Stop denying. Sige nga, paano mo i-explain yung nahulog na insulin vial sa kot mo? Eh di may naglagay. Baka nga ikaw naglagay nun eh. Eh di patunayan mo. I can't believe you. Siya na nga lang yung natitira kong magulang. Papatayin mo pa? Zoe, hindi ko nga magagawa yun. Lalong-lalo na wala naman sa lahi ko yung pagiging kriminal eh. Wala akong magulang na mamamatay tao. Talagang ipapamukha mo sa akin na may dugo akong kriminal dahil sa mga magulang ko? Eh di quits lang tayo. Wala ka ngang magulang na kriminal. Pero may anak naman sila kriminal. At ikaw yun, kriminal ka. And I'm gonna make sure na pagbabayaran mo yung ginawa mo.